I will close that off. Oh, you say, you share one of the Bible verse. Oh, you say Colossians. Last time, nandirito na naman po kami ngayon para mag-share po ng isang Bible verse at para naman po higit pa po tayong ma-bless ngayong araw na ito. Kaya po yung i-share po namin ngayon na Bible verse, ang pakibasa na lang po sa inyong mga screen, nilagay ko po dyan yung Tagalog and English version po na i-share po namin ngayon. Kaya, eto na po siya. Nabasa niyo na po yung Bible verse na pagbubulay-bulayan po natin ngayong araw po na ito. And ito naman po yung explanation ko about po dito. Lagi po nating tatandaan na God has a plan for your pain. Lagi plano yung Diyos. So, dumaraan man po kayo na sa matinding pagsubok sa inyong buhay, although lahat naman po tayo is dumaranas po talaga ng mga pagsubok or mga problema, but sometimes po kasi hindi po maiwasan na maas po natin si Lord na bakit dinaranas ko po yung mga bagay na ito, yung mga paghihirap na ito, eh lagi naman po akong gumagawa ng mga mabubuting bagay sa aking kapwa, isa naman po akong mabuting anak, kaibigan, asawa, at nagsaserve naman po ako sa inyo ng taos-puso, bakit ko pa po dinaranas yung mga bagay na ito na hindi ko naman po dapat deserve danasin? Po, diba? So, kaya pag dumating na po tayo sa point na ganon, tandaan po natin na God, si God po is a God of justice. Si God po is a God of justice. Kaya po, alam niya po lahat, kung nasasaktan ka man, kung umiiyak ka man sa kanya, lahat po yun, yung pain na nararamdaman mo sa iyong buhay, alam niya po yung lahat. Lahat naman po is may dahilan at inaalaw niya po lahat yon dahil po may gusto pa po siyang mapagtunayan sa iyong buhay. So, requiring the most important thing that you can remember when you've been treated unfairly is that Jesus is always on your side. Kaya napakalinaw po na si Lord ay hindi po nang iiwan, hindi niya po tayo pinapabayaan. Pwede po na tayo mang-iwan, but si God never po niyang tayong iniiwan. Kaya lagi po natin tatandaan na God is always working for our life po. At lahat naman po is para po sa ikabubuti nating lahat. Dahil once po na napagtagumpayan po natin yung mga pagsubok na pinagdaraanan po natin sa ating buhay, dun po natin masasabi, dun po natin malalaman na, kaya pala hinayaan ni Lord na mangyari sa aking buhay ito dahil para masalo pa akong maging matatag, maging matigas, maging matyaga, maging mapagmahal, at yun po, ilan lamang po yun sa mga nabanggit ko na maaari nyo pong madiskubre once po na napagtagumpayan nyo po yung mga problema po na dumarating po sa inyong buhay. Nasasaktan ka man ngayon or nasasaktan ka man po ngayon, patuloy ka lamang pong lumapit, kumapit, at magtiwala po kay God, dahil hindi naman po habang buhay na nasasaktan ka or nahihirapan ka, dahil kapag po si God yung patuloy na sentro ng inyong buhay po, in God's right time po, siksik, liglig at umaapaw pa po yung mga darating na blessings sa inyong buhay po.
dumaranas man po tayo ng mga pasakit or mga paghihirap, patuloy pa rin po tayong gumawa ng mga mabubuting bagay po. And lahat naman po yon, yung mga ginagawa po natin, may kapalit na blessings kay God. Kaya keep praying lang po tayo and always focus on God, what can do more to us po. And learn how to wait po, because alam naman po natin that God's time is the best time. Kaya po, maraming pong salamat sa pagsama niyo naman po sa amin. Kaya mga kabanders, maraming pong salamat. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa amin and hit the notification bell po para patuloy po kayong maging updated sa aming mga ina-upload na mga videos. Kaya always celebrate our life lang po with the presence of our God. Thank you and God bless all. Okay, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye!